Hi guys! Welcome to my channel! So ngayon, isishare ko sa inyo yung review ko using this Aveeno Daily Moisturizing Lotion. Actually, nakita ko to sa TikTok, sa Facebook. So madami siya mga good reviews, kaya napabili ako. Actually, dalawa pa kami binili ko. Pero later, sasabihin ko sa inyo kung okay ba siya or maire-recommend ko ba siya sa inyo. Nga pala yung akin, nabili ko siya sa Shopee, 127 pesos. Pero ang SRP neto, kung di ako nagkakamali, ay 169 pesos. So, na-chepuhan ko na ka-sale. So, dalawang beses akong bumili, tig 127 pesos lang. Katapusan nung November ko siya trinay. So, trinay ko siya agad para nga makita ko yung resulta at maibigay ko sa inyo yung aking review. Ipapakita ko sa inyo yung itsura ng face ko bago ko siya gamitin. So, wala pa talaga moisturizer na nakalagay dyan. Naghilamos lang ako tapos binidyuhan ko para makita yung itsura ng mukha ko bago ko gamitin tong product na ito. So, ganyan po yung itsura ng face ko bago ko gamitin tong product na ito. And then, after nag-apply naman ako, papakita ko din yung video, ayan po yung itsura niya after kong mag-apply. Actually, okay siya. Naging okay, mas nag-smooth. Malambot siya, sa totoo lang. Okay yung na-experience ko nung first time kong gamitin tong product na ito. Actually, mga 2 to 3 days okay naman siya. Kaso nga lang, later sasabihin ko sa inyo yung iba ko pang na-experience. Hey guys, ito ay lotion para sa mukha at pwede rin sa katawan. Actually, nakalagay dito para ito sa normal and dry sensitive skin. Ako guys ay oily, acne prone skin, pero nakita ko kasi madami nagsasabi na oily, acne prone skin sila, tapos ginamit nila to and maganda siya. Kaso nga lang guys, na-disappoint ako kasi bagong formula na pala itong nabili ko. Yung dating formula, yun pala yung pinagkakaguluhan nila, yun pala yung mas maganda. Sabi niya dito, hydrates and protects skin barrier, tapos fragrance free din itong product na ito. Ayan, 48 hours hydration na nakalagay dito. Tapos actually, sabi niya dito, fragrance free, diba? Pero may mga aamoy kang slight lang naman. Siguro sensitive lang talaga yung pang-amoy ko. Sabi niya dito, after 4 weeks of continuous use, makikita mo yung magandang resulta ng skin mo, or gaganda yung skin mo after 4 weeks. Non-greasy, well, totoo naman, kahit lotion ito and oily acne prone skin ako, hindi ako nalalagkitan. Fast absorbing, yes, okay din. Giving you healthier looking skin in just one day. Actually, yes, makikita mo yung healthier looking skin in just one day, pero hindi naman siya, kapag nag-stop ka na, healthier pa din siya. Pagka-apply mo, halimbawa, nag-wash ka ng face, tapos ginamit mo siya, makikita mo talaga na para naging healthy yung skin. Isa pa sa nagustuhan ko dito, hypoallergenic, pH balance, formulated without fragrance, parabens, drying alcohols, or dyes. Diba bongga yun? Ito nga pala yung bagong formula niya, ipapakita ko na sa inyo. Ayan siya. Di ko kasi makita yung dating formula nila, pero ito na yung bagong formula nila. Actually guys, madami siyang claim, madami siyang sinasabi dito, pero proceed na tayo sa na-experience ko using this Aveeno Daily Moisturizing Lotion. Dalawa yung binili ko actually kasi feeling ko magugustuhan ko siya. Kaso nga lang, ayun, ito, isishare ko na sa inyo yung naging experience ko. Nga pala guys, kapag binili niya siya, selyado siya, ayan. Itong isa hindi ko pa nagagamit, ayan, safe siya, hindi makukuhanan ng product or hindi matatry ng ibang tao kapag nakalagay siya sa Watson store nila. Ito naman eh, nakabukas na, nagamit ko na. Konti na lang natitira dito guys. Tinagalan ko yung paggamit dito kasi nga gusto ko siyang bigyan ng chance para sana maipakita niya sa akin kung worth it ba talaga siya or magugustuhan ko ba talaga siya. Kaso nga lang, hindi ko siya nagustuhan guys. Nung una kasi, yung 48 hours ko na sinasabi niya, okay siya. Kaso nga lang, bigla guys, nagkaroon ako ng makate. As in makate dito sa noo ko, sobrang kati nun. Para siyang maliliit na tigidig. Sabi ko baka sa cleanser. So nagpalit ako ng cleanser, ginamit ko yung pangmalakasang pong cleanser. Paborito ko tong cleanser na to kasi nga nakaka-glow siya ng skin. Kaso nga lang, ayun, hindi talaga umubra. Pero nakatulong yung cleanser na yon, matanggal yung kati-kati ko dito. Ipapakita ko sa screen yung itsura nung noo ko. Sobrang kati guys. Actually, nung mga 3rd, 4th, 5th day, medyo tumagal yan eh. Kasi hindi ko pa naisip na gamitan siya ng Oxycure na cleanser. Ito nga pala yung cleanser na ginagamit ko. Ito siya guys. Actually, nag-glow yung skin ko dahil dito. Hindi dahil sa Aveeno Moisturizer. Hindi siya okay sa skin ko. Gets ko naman na pang normal and dry skin ito. Actually, nakasulat naman dito. Pero madami kasi nga nagsasabi na okay siya sa oily and acne prone skin, kaya trinay ko siya. Yun nga lang, hindi nag-work sa skin ko. Parang lagi na lang, parang everyday na lang may bagong pimples na lumilitaw. Ipapakita ko sa screen yung mga nakukuha ng kong clip ng mukha ko using this
moisturizing lotion. May mga pimples ako sa mukha, sa noo, sa ilalim ng baba, sa ilong, sa kung saan-saan pa guys. Ang dami lumilitaw talaga na pimples nung ginagamit ko tong product na to. Sabi ko, baka naman nag-a-adjust pa yung skin ko, baka naman talagang pinapalitaw niya muna yung mga pimples. After that, pagkikinisan niya yung mukha ko. Kasi guys, hindi eh. Tuloy-tuloy talaga yung paglitaw ng mga pimples ko. Kaya sabi ko, hindi talaga siya para sa akin. Or hindi ko talaga nahiyang yung bagong formula ng Aveeno Moisturizing Lotion. May claim siya na sabi niya, instantly relieves dry, itchy, sensitive skin. Actually, naging itchy pa nga yung noo ko nung ginamit ko itong product na ito. Hindi po ito para siraan, itong moisturizer na to. Hindi lang talaga siya para sa akin. Pero kung dry and normal sensitive skin kayo, ipapatry ko siya sa inyong, or try niyo siya, baka naman masiyang ninyo yung bagong formula nila. Hindi naman sayang itong isa na hindi ko pa nagagamit. Ang gagawin ko na lang, dadalhin ko siya sa school, kasi feeling ko nagda-dry talaga yung balat ko dahil nga malamig yung panahon. So dadalhin ko na lang siya para makapag-reapply ako ng lotion sa katawan. Hindi ko rin siya gagamitin sa mukha, kasi gusto ko nang kuminis yung mukha ko. So hindi naman ako ganun napupuyat, pero sobra pa din talaga yung paglitaw ng mga pimples ko. Affordable siya, pwede siya sa mga teens. Kaso nga lang kung oily acne prone skin kayong katulad ko, hindi ko siya masyado maire-recommend. Try niyo na lang siguro ng soothing gel. Actually, mas maganda pa kayo na experience ko nung ginagamit ko yung soothing gel ng Lux Organics and Precious Skin Lab. Tapos ang gamit kong cleanser ay yung Oxycure. Mas maganda pa nga yung naging resulta ng skin ko kesa dito, sa totoo lang. May mga nakuhanan din akong video na parang nag-glow. Actually, pag nakikita ko sa salamin yung face ko, at saka sa natural light, maganda siya yung nag-glow siya kasi nga lang yung mga pimples talaga. Nagkakaroon talaga ako ng mga pimples. Yung rason kung bakit nag-glow yung skin ko or nag-bright yung skin ko dahil yun sa cleanser, hindi yun sa lotion. Kung ginagamit nyo itong product nito and okay naman siya sa skin nyo, huwag nyo siyang i-stop, okay? Ako lang to, in-stop ko siya kasi nga hindi na nagiging maganda yung resulta ng paggamit ko ng moisturizing lotion na ito. Pero totoo naman, pag nag-apply ka nito, makikita mo talaga na parang nourishing yung skin mo. Maganda siya kapag in-apply, hindi din ako nalalagkitan, hindi din ako nag-oily actually. Okay yun, kaso nga lang, lumilitaw yung mga pimples ko. Meron din akong friend na lagi nagtatanong sa akin kung ano ba yung mga skincare na magandang gamitin. Nirecommend ko to, kaso nga lang, ayaw niya. Siguro na-try na niya, tapos ayaw niya lang sabihin na hindi niya nagustuhan. Pero dito paninira sa Aveeno ha, sinasabi ko lang, na dry skin kasi siya. Normal dry skin siya, tapos sabi ko, ito yung gamitin niya. Ako kasi, hindi siya nag-work sa akin dahil oily acne prone skin ako. Baka sakaling sa kanya mag-work ito. Kaso nga lang sabi niya, friend, di ba ano na lang, ibang moisturizer na lang, ayoko yung Aveeno. Kung nakabili na kayo neto, huwag niyong itapon ha, itry niyo pa din, baka kasi mag-work sa inyo. Sana maging maganda yung resulta niya. Actually, madami nagkakagusto neto, madami may gusto neto, kaso nga lang sabi nila, yung dating formula daw ang nagustuhan nila. Ganito nga pala itsura niya guys, papakita ko lang sa inyo. Ayan, tapos spread natin. Loko, okay naman siya. Actually, okay siya kapag ina-apply. Na-absorb agad ng skin ko. Hindi siya malagkit, hindi siya heavy. Although lotion siya, tapos oily skin ako, hindi siya malagkit. Alam niyo nung ginamit ko to, nung first, second day ko. Unang gamit ko dito guys, gabi. Tapos binidyohan ko nga siya, ipapakita ko sa screen. Ayan yung itsura niya nung kakagamit ko sa kanya. Tapos kinaumagahan, alam ko nag-video din ako eh. Ipapakita ko sa screen kung meron. And then second night ko naman, nag-video din ako para makita ko nga yung 48 hours kung gumanda yung skin ko. Actually, okay naman siya. Yung 48 hours kung yon, kaso nga lang, nung nakita ko na yung mga tigidig ko or makakatiko sa noo, ayun. Doon na ako nag-start na parang nagdadalawang isip na talaga ako or kina-question ko na kung okay ba talaga yung product na ito. Actually, ito. November 22 pala siya, guys. Nung nagkaroon ako ng tigidig sa noo. Ito siya. Medyo matagal din mag-light yung mga pimples ko. Diba, nakaka-pimples nga siya or nagkaka-pimples nga ako gamit tong product na ito. Tapos medyo matagal bago mag-light yung mga pimple marks ko. Usually kasi kahit na alam nyo, yung soothing gel lang yung gamit ko. Okay siya. Nakakapag-bright, nakakakinis siya talaga, nakaka-smooth talaga siya ng skin, tapos mabilis din mag-fade yung mga pimple marks ko. Well, talaga sabi ko, hindi naman siya sayang. Dadaling ko siya sa school. Since malamig nga yung panahon at nagda-dry yung body ko, yung skin ko dito, madalas nakikita ko yun at nakakahiya sa mga estudyante ko. So, ayan. Dadaling ko na lang ito at gagamitin ko na lang siya pang lotion sa kamay. Nga pala, 71 ml ito ha. Tapos, 169 pesos. Ang alam ko, yun yung SRP niya. Pero sa Shopee kasi,
madalas nagsisale. So, i-check nyo na lang. Kung gusto nyo i-try, ha, hindi ko naman kayo pinipigilan, hindi ko din siya sinisiraan. Kung gusto nyo siyang i-try, ilalagay ko sa comment section yung link para matry ninyo. At huli, no, nakatulong tong review ko na ito. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo tong video to, please like this video, comment below para sa mga nakatry na ng product na ito. At kung meron kayo maire-recommend na magandang cleanser or moisturizer, i-comment nyo dyan para matry natin next time. At syempre, huwag na huwag nyo kakalimutan mag-subscribe! Bye!